This is Papa Jack's True Love Conversations Nationwide. Papa Jack! Troubles. Mahal ko siya, pero masakit. Here's what you need. Take your time. Para malaman mo din kung sino sa kanila yung kaya magtiyaga, di ba, na antayin yung matamis mong oo. One call. Hello, Papa Jack? One friend on the radio. Nagkakaroon lagi ng turning point yan eh. May mangyayari something big, di ba? At doon mo makikita kung sino talaga yung karapat dapat para sa'yo. It's time for you to discover Papa Jack. Mahal mo pa rin ba? Hindi na. Hindi na. Mondays to Fridays, 9 p.m. to 2 a.m. Parang walang kwenta yung pinag-uusapan natin. Mga kaibigan! Ay, hindi ba tayo close? Hindi kita binabati. Sa mga kaibigan, wala. Ay, nako ah. Ang Twitter account ko po ay twitter.com/papajackontlc or facebook.com/papajackontlc907, mga kaibigan. Magandang umaga sa lahat ng mga dalagang maano, oily ang noo. Nako, pag nag-picture kayo, pag nag-flash, magre-reflect yan. Sa mga oily pa mukha, ano, pag nag-picture taking, paktay ka diya, dahil nag-reflect na. Binabati ko yung mga grupong bagong dating lang po dito. At saka yung grupong wala pong ka-member. Yung mag-isa lang po na dumating. Si Mami. Sabi ko, hello po! Sabi niya, ako, Papa Jack. Wala sinabing iba yun lang. Ay, nako. Hello po sa mga dalagang malisikip pang dibdib. Luwagan nyo kasing bra nyo po. Lumuwag po yung dibdib nyo po. Uy! Batiin ko ulit ha, yung kuya ko. Happy birthday, Kuya John! Sa mga kakilala sa kuya ko, pakibati, pakisabi nga po sa kanya, happy birthday po ha. Baka hindi po nakakarating sa kanya. Oo. Yun. Ayan. Si Mami Nelda Kizon. Mami Nelda, batiin mo nga kuya ko. Sabi mo, pinamabati ko siya at sinasabi kong, hello, happy birthday, Kuya John. Happy birthday din ni Nico. Uy, talaga, birthday? Pakigreet na rin, Kuya John mo. Ayan. Oo nga, binabati ko. Ito nga po. Batch 81, say hi to your lovely wife. Uy! Mahal, hello daw! Tsaka birthday, dami nag-birthday. Ito, birthday po ni, ano, Ma'am Lida. I love you very much, sabi ng iyong asawang si Sir Nolly. Sabi ko, wala ka bang mensahe? Sabi niya, wala eh. No words can explain, speechless. Uy, sweet, alam na. Ma'am Lida, tell birthday mo! You are going to blow the candle! Please blow the big candle! Happy birthday to you! Please blow the very big candle! Happy birthday to you! Please blow the very long candle! Happy birthday to you! Do not eat the candle! Just blow it! Paktay na. Speechless daw si Sir Nolly. Nox! Yay! Yay! Kanta rin yan ah. Speechless. I wish there was something to say. Ano nyo ba yun? Hindi nyo alam. Hindi nyo alam! Lagi na lang. Hindi mo alam! Anong alam mong kanta? Buko na naman ni Jairi Lim! Ha? Tapos ang laki ang bibig mo. Sabi mo, naalala ko pa. Alam niyo ba, pag nagpupunta sa booth namin na lovers, ang lagong tinatanong kung, buko ba ang team song nyo? Parang pambansang team song ng lahat ng tao yan nung nauso. No? Parang, God gave me you. Nung nauso ang God gave me you at saktong sinagot ka, nung panahon na yan, ang team song nyo ay, God gave me you. Wala lang iba. Uy, Checkboy. Checkboy, kamusta ka na? Ha? Wala lang, naalala lang kita. It's a good friend of mine, mga kaibigan. Checkboy, nasa bandang Mindanao siya. Laki ng Mindanao. Basta dyan lang. Sa gilid. Ano daw? Saan si Checkboy? Sambuanga? O ano? Lanao? Magkikilig siya eh. Ay, nako! Pakibati naman po si Ricel, John, and John Paul
Pagaduan, Mark Premarion and Eunice Peloton o Peloton, ang Balaston family, ang Negro 1 and Negro 2. May ganun? Maka-member nga dito. Si Tatang Ramon, si Nanang Merly, si Milat Pepongs, ang Lighthouse pa, Alan, RJ, Adam, si Maulam, Maulam, Mau, 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 TJ and JM, no? Sabi ng pusa yan, Mau, 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 Mau. Happy listening to, Stephanie Luta, no? Luta and Tracy Aragana. Nabasa ko na yan eh! Nabasa ko na yan kanina pa! Na nag-aaral-aralan! Woo! Tiyuran itong mga ito, hindi pa nakikinig, binabasa ulit. Ha, Walter? Ha? Pag sinabi ni Walter batiin, agad-agad binabati, tapos pinapakulit pa. Ay, naku ha. Ay. Mabati naman po si Kuya King Charlon. Ikaw na lang, pag-asa kong magkaayos kami ng best friend kong si Lynn Ayensa. Sorry na best, sabi ni Red. Oh, mukha mo, best friend ka dyan. May pagtingin kayo at pinag-away lalo. Uy, may nag-tweet, sabi, oh, Papa Jack, you're so cute. Hmm? Ano ba yan? Don't say that. They might believe you. Hello? Hello po. Love? Hello. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your nose. In your nose line. Sino to? Jason po. Jason. Apo. Jason Derulo. Kanta pala yan. Hi, Jason. Good evening din po. Good morning na kaya. Good morning. O, di good morning. O, di sige. Ilan taong ka? 18. Wow, ha? Tonight, puro lalaki ang tumawag. Bago ito, bibira mangyari ito, ano ba? Saan ka? Pandakan, Manila po. Ano height mo? Pati height, baka sali. Tinatanong ko lang eh. Oh, edi 5'6". Uy! Minsan, hindi naman totoo yan eh. Totoo. Ako, mas malaki ako sa'yo. O, anong height mo? 5'7". Pero pa nag-gel ako, 5'9". 2 inches yung buhok ko eh. May mga ganyan lalaki, no? 5'7 lang, pero pag nag-gel, ang taas ng gel pa, eh, yun ako, plus 2 inches, no? Jason, anong ginagawa sa buhay? Nag-work po. Ano work mo? Team leader po sa Uni Oil Station po. Uni Oil? Okay. Uni Oil. Uni Oil. Uni Oil Station. Pagkatapos ng babang station, Uni Oil Station. Talaga? Opo. Ano lang lang? Side. Ipaliwanag mo nga sa akin, ba't kailangan patayin ng makina pag nagpapagasolina? For safety. Para hindi pa sumabog yung ano, yung makina. Hindi masira. Yung makina nga sabog, hindi yung gas tank? Ay, magkaiba yun, ha? Oy, magkaiba ang makina sa gas tank, oy! Eh, damay pa rin. Sino ang amo nito? Kung sabi ko nga po, ipa-evaluate nga ito po. Team leader to, hindi ba po? Hindi, because of static electricity. Yun yun. Oo. Diba? Eh, kaya pinapapatay ang cellphone when you're filling up your gas tanks because, diba, your cellphone, yung signal ng cellphone, it triggers static signal. Oo. Diba? That might create static interference in your gas tank and it will spark and like, ganon. Ano sabi? Kalin. Ang kulit ko, sarap sampalin po. Ano po? Yun na nga. Team okay. Leader sa Uni Oil. Ayun. Okay po. Anong tawag sa special niyong gas? Ha? Anong tawag sa special niyong gas? Special po namin? Hmm. Yung quantum po natin tawag. Quantum? Di ba laruan yan? Hindi po. Di ba sa quantum? Yung ba yung ano yung kumpara XES po, premium, ganon. Ah! Sa'yo quantum? Opo. Quantum is try nyo magpakarga sa amin. Quantum physics, ha? Quantum physics. Ano po? Try nyo magpakarga sa amin. Opo, baka maging favorite kita. Eh. Diba?
Ay! Sige. Anyway, ano ba yun yung malapit sa amin dito? Saan ba yan? Ano? Ano ba ang ano ibig sabihin ng uni? Ba uni? Ano ba ang kahulugan ng uni, kuya? Saan po ba kayo? Anong kahulugan ng uni yung niligaw yung tanong? Number one. Uni number one? Oo. Oh. Uni number one ang kahulugan? Number one, ano pa ba iba? Anong kahulugan ng uni? Uni, Di ba parang ang counterpart ng uni ay ano, di ba? Ano? Omni. Di ba? Omni is, di ba? Omnidirectional, unidirectional. Ay, naku, hindi alam. Mga tumatawin ang sabot, mga ano, hindi nag... mga to. Di ba? Consisting of one, ang meaning niyan. Ganun pa rin yun. Ano ba yan? Sige na nga. Hindi number one! Ang tawag sa number one, cum laude. Layo. May ba magaling na naman ako. Sige na, magkwento ka na. Hingi po akong advice, ha? Okay! Sa totoo nga lang, ano, dapat nung nakaraan pa ako tatawag, eh. Uy, pala naman, ba't nagreklamo ka? Nakatawag ka na ngayon. Eh, kaya, natontuwa ako kasi lucky charm ko talaga yung chocolate na kinain ko. Oh, di ba? Di, sa akin. Lucky charm, lucky charm. Bigay ng girlfriend ko, okay. Gusto mo yan, eh. Nainggit ka pa. Sige na, magkwento ka na. Kasi po, kukwento ko po muna yung history po namin. History? Nung girlfriend. Kasama sa mga pangungusap na once upon a time. Sige, gano'ng katagal na kayo ng GF mo? Nung first year high school pa po kami, pero nagkabalikan po kami nitong December 2 po. Uy! Po. Nax! Hanggang nagkita ulit. Reunion, no? Hindi po. Ano ba yan? Mali ako. Saan? Nagka-text po kami, tapos sabi niya po gusto niya raw po akong makita. Sino una nag-text? Siya po ang una nagparamdam, eh. Yeah! Ang team song niyo ay... Kapag ang puso'y hindi sanay mag-isa, puro lungkot na lang. Sing with me, Araneta Avenue! Nadarama pag nagwalang tibok, walang ligaya! Wow! Talaga? Ano yung unang text sa'yo? Ano po? Kinakamusta lang po ako kung... Kasi nga po, almost 1.5 years po kami na hindi nagkita po. Gaano katagal yung unang, ano, yung unang yugto ng inyong relasyon nung high school kayo? Hindi ko po masabing 3 months kasi po... Di sabihin mo po, nasabi mo na eh. 3 months! Di po. Kasi po, nung first year high school po kami, I remember, ano po yun, December 13, 2011. Kumbaga, it was nothing serious nung high school kayo. Kumbaga, try out lang, kumbaga. Opo. Tsaka, nabigla lang rin po kami siguro na ganon. Kaya yung unang buwan po namin, medyo nagkakahiyaan po kami. Ganon eh, no? Hindi ka pa makahawak sa kamay niya. Nung first day namin asawa ko, hinawakan ko agad yung kamay. Sabi ko, alam mo, iha, may trabaho ako. pag didate kita sa mahaling restaurant, ganun. Sige, tuloy muna. Napapahiyan ako dito. Ikukwento ko muna. Apa, sorry po, ang gulo ko po. Apa, game. Kasi nga po, ganito po yan. When I was grade 6 po, nagkaroon po ako ng first girlfriend. Apa? Serious po ako noon, pero iniwan po ako ng first girlfriend ko po ng no reason. Walang dahil lang. And then after po noon, naging, kumbaga, mapaglaro po ako ng dandami ng babae. Hindi, na-atching lang kaya sumisingot ako. Tuloy. Tapos, nung first year high school na po ako, yun, nakilala ko po siya. Akala ko po siya yung magpapabago sa akin, pero hindi pala. Mali pala ako. Loko pala yan eh, ha? Okay, game! Tapos, ano nga po, yung unang buwan po namin, medyo okay pa, may nagkakayaan lang po. Pangalawa. Second month po, malanghiya na kayo parehas. Nung pangalawang buwan na po,
yun, di ko rin alam sa sarili ko bakit po lumalayo ako sa kanya. Siguro, parang hindi siya totally love yung nararamdaman ko. Yun po. Then, lakasan mo! Lakasan mo! Sorry naman po. Nung pangatlong buwan na po, nung mag-JS prom na po noon, niyaya ko po siya na umattend po sa JS. Ako naman po yung hindi naka-attend. Gusto niya nga raw po kasi yung makausap para malaman niya raw po. Bad trip yun, nag-iyaka tapos hindi ka. Hindi, nakalimutan ko po kasi maka-attend. Ginabi na po ako ng gising eh. Pwede bang makalimutan mo, Brad? Huwag kang gumawa ng kwento. Kung pinagandaan mo yan, Brad, Brad, lala, ay naku, huwag akong binubola, maiinis ako. Tapos ayun na nga po, gusto niya nga raw po kasi ako makausap para malaman niya po yung dahilan bakit po ako lumalayo sa kanya. Ah. Pero yun nga po, hindi nga po ako naka-attend nun. Hindi ka talaga umattend. Hindi sa, hindi sa nakalimutan mo. Hindi ako naniniwala. Pwede ba yun? Kasi ang GS pa naghahanda niya eh. Ano po? Nakahanda na nga ako eh. Pero hindi naman. Hindi ako. Oh. Pwede ba? O sige, sabi ko lang hindi na ako umatent. O. Oh. Mukha nito. Pagpipilito. Okay. De joke lang. Yun nga po. Nung graduation na po, yun na po yung huling beses po na nagkita kami. Tapos nakipag-break po siya sa akin nun. Sabi niya po sa akin na hindi pa raw po siya handa. Ewan ko po kung yun po talaga yung dahilan niya. Saan daw siya hindi handa? Na mag-boyfriend daw po. Pero kayo na. Wawa. Opo. Hindi po, hindi ko parang sinabi, hindi pa ako gutom pa nakasubo yung chicken sa bibig mo, no? Hindi ko po kasi alam kung yun po mismo yung dahilan o... Baka nainis po siya sa akin na hindi ko nga po siya pinansin ng isang buwan. Bakit hindi mo pinansin? May tapos nagkaroon ka ng girlfriend na kagad after nun? Hindi pa po. Siguro mga 3 to 4 months pa po bago ako nagkaroon ulit ng girlfriend. Kasi ano yung sabi niya po, kung gugustuhin ko raw po, intayin ko raw po siya. Saan sa waiting shed? Bakit? Antaya niya na. Diba? Eh, ginawa ko po. Eh, nalang pinaliwalaan ko po na hindi pa nga siya handa mag-boyfriend. So, hinintay ko po siya. Yun nga lang po, hindi po siya, wala man lang ano, pagpaparamdam. After po kasi ng graduation, di na po kami nagkikita. Wala po kaming communication. Eh, siyempre, saan magkikita? Di ka pa mapasok. Di ba, natin mag-usap kayo, magkita kayo, di ba? Hindi, kasi nga po, nasabihan niya na po ako na ano, na... Baka mag-stop daw po muna siya ng pag-aaral niya. Eh, yun nga po, nawalan po kami ng communication, kaya nagkaroon po ako ng ibang girlfriend. Gano'ng katagal after? 4 months po. 4 months? Yung bang girlfriend mo na yan, nakilala mo nung kayo pa? Hindi po. Kailan mo nakilala? Ano po yun? Siguro po mga September po yata. Okay. Ng 2012 po. Kailan kayo nag-break? Feb? March? Nung, yung sinasabi ko po na naging girlfriend ko after po nun sa kanya, iba pa po yun, insa ngayon. Hmm? Gets mo? Hindi. Okay, bibigyan ko na lang ng pangalan. Wag na, ganito po. Merong girl A, yung ano, yung hindi mo inattendan sa JS prom. Oo. Okay. Tapos, nag-break kayo dahil doon. Opo. Okay. So, ang JS prom, February yan, tama? Opo. Okay. Nag-break kayo ng February. March po. Okay. Graduation so, na. Graduation. Okay. Oo, graduation. Opo. That's the same girl na pinakuha mo atin ka ng ano, ng JS prom, pero sa nadya mong hindi umaten. Huwag mong lokohin, loko. Oo, na nga. Ayun na ako. Don't be sarcastic. Di ba? Kasi kung JS prom, pinaghahandaan yan. Di ba? You don't just forget that you are supposed to attend the one of the biggest nights of your, ano, high school life, ha? Opo. Okay. You do not make me look like a fool here, alright? Okay. I'm Englishing you right away, loko ka. You don't do that to me, ha? If you do that, I will buy you! Your friends! Cup noodles! You want to eat? Do you want to eat my vegetable tonight?
Do you want to eat my biryani together with the mutabal? And together we're going to sell some products outside. We're going to sell my Hello Kitty, my very famous Hello Kitty panty. My friend, my Hello Kitty panty, I've told you before, my Hello Kitty panty 3 for $100, but Hello Kitty is alive. It's going to splash your pampim like that. Okay, tapos, after nun, March, April, May, June, July, September. Ah, August muna pala. August ko po nakilala. September po naging kami. Ay, okay po. Okay. 4 months ko nga po nakilala. Ah, yan yung girl to. Opo. Gano'ng katagal kayo niyan? Isang taon po. Isang taon. Oh, nag-break kayo, September din. September 12 po. Siyempre, isang taon eh. Ah, tapos? Yung girl 2 po na yon, actually, hindi ko po siya minahal. Mamaya ka sa akin. Sige, tuloy mo. Kasi nga po, gusto ko pa rin to pa rin yung pangako rin sa yung girl 1 na hintayin ko pa rin po siya. Tapos, nung yung girl 2 po, girlfriend ko pa po siya no, nung mga July 2012. Ayun po yung first time na nagparamdam po ulit yung girl 1. Ooh! Ano sabi niya sa'yo? Po yun. Nagparamdam. Yung sabi niya sa'yo, Jason! Tulungan mo ako! Tinago ako sa loob ng kiyowa! Skip doon. Taloy. Ayun po. Nung time na po yon nagkalabuan po kami ng girl 2. Kasi nga po, nagsiselos po siya ron. Then, sabi ko, hindi naman kita ginusto, ikaw ang may gusto sa akin. Sabi mo sa girl 2? Opo. Tibay! Guwapo! So, pogi yun. Problem! Not yet solved! Okay, tuloy! Ayun po, nakikipag-break po ako sa girl 2. Lakasan mo po! Nakikipag-break po ako sa girl 2. Ano sabi niya? No, please! Don't leave me! If you do that, I am going to commit patikalkal! Oh, tapos? And then, nung ayaw po niyang pumayag, ako na lang po ang lumayo rin sa girl 1. Baga, tinigilan ko rin po yung pakikipag-text po ron. Tapos, nung siguro po mga July, August. Nung August po, ng 2012, August 2012 po, meron pong nag-text po sa akin. Uy, ano sabi? Ang pakilala sabi po niya. Okay, Ihan, kakarating ko lang dito sa Hong Kong, padala niyo nga ako ng load, 200, bago tips niya. Ito is kami, no? Nakatanggap na ba kayo nito? Diba? Pinapatulan namin mag-asama, tinitextmate namin yun na magbuisit. Patulan niyo po, text mate yun. Kasama ko the next mate yan. Yung kinabasa magka-text sila. Hey, na-bad trip yung ka-text namin. Tuloy po, game. Sorry po, yung interruption. Game. Ayun na po. August 2012, may nag-text po. Apo! Nagpakilala, kapangalan po nung girl 1. Uy! Ngayon po, ang sabi niya po, hindi naman daw po siya yon. Hi, so, I'm Angel. Angel Luxo. Tapos, ayun na po. Hindi naniwala naman po ako na hindi siya. Pero, isang beses po kasi nag-GM po siya. Ginamit po niya yung codename na kaparehas din po na ginagamit ng girl 1. Sosyal, artista, may pagka-codename na nagaganap. Hindi, kasi yung ba akong baga sa favorite color, gano'n, favorite number, ayun po yung violet, ba? Malamang. Hindi, mali. Purple. Mali. Lavender. Hindi rin. Tangerine. Tanga magbasa. Tangerine. Woo! Ang galing ka talaga magbasa. I'm so intelligent. Ah, hindi kaya yun. Ah, sorry po. Hindi ka magsumulaan talaga. Color blue kaya. Ah, sige po. Okay. At tapos, yun na nga po. Nung tinanong ko po siya ulit, sabi ko po, ikaw po ba talaga? Ay, ikaw po ba si... Ayun.
yung pangalan po ng girl 1. Mm. Then sabi niya po, hindi. So, nice. Ginawa ko po, trinay ko pong tawagan. Sabi niya, hindi. Ako ang yung tiyahin. Asa na yung load ko? So, okay. Okay. So po, trinay ko po na tawagan po siya. Hindi naman po siya nagsasalita. Siguro, baka mahuli ko nga po. Nagparamdam eh, no? Ano kasi mo pag gano'n eh, no? Ano kung kakasabi nila? Atuloy po, game po. After po nun, di na po ako nag-text sa kanya kasi nga po, tinatanong ko siya, dinedenay niya naman. So, wala na akong magagawa ron. Kaya tinigil ako na po yung text. Bagay. Tapos, nagka-ayos po ulit kami nung girl 2. Yun. Then, sumunod na nagparamdam. Kapag nagka-ayos ka, kala ko di umahal. Ikatwira niya naman. Ano po yung palusot niya po doon? Kasi hindi ko mahal eh. Oo, hindi ko siya mahal. Apa. Siguro naawa ako. Guwapo. Ganon. Pogi problems number 2, never solved. Talay pa! Okay, ayun nga po. After namin magkaayos po, yung girl 1 nagparamdam naman po sa Facebook. Nay! Mahirap na mag... sa Facebook na yan eh. kumbaga ano naman po, hindi naman po siya yung total yung nagpaparamdam. Kasi po, ako po yung nag-post. Ngayon po, nilike niya po yung post ko. Nay! Ano bang pinost mo? Basta something quotes na siguro, tinamaan siguro siya. Pero oo, alam ko naman na parinig lang sa kanya yun. Pwede. Hindi, hindi talaga patama sa kanya yun. Okay, sorry. Nilike niya lang po, tapos after nga po nung post. Nag-post ako kahapon eh. Pinakita ko yung apps ko, asawa ko lang nag-like. Ano ba naman yun? Asawa ko, oy, like, super like. Wala kasing ganyan sa Facebook, super like. Like lang. Dapat talaga may super like. Ano kayong powers nun, no? Pag may super like na. Titignan ko yan sa Facebook mo, papadyak na like yan. Kasi na nga po, after po nung ilike niya yung post ko po, siya naman po yung nag-post, napatama mismo talaga sa akin. Bakit mo lang napatama sa'yo? Assuming ka lang, bungol. Ako lang po kasi yung first boyfriend niya. Pwede bang dalawa pag first boyfriend? Ano po? Yung totoo, pwede bang dalawa pag first boyfriend? Isa lang, di ba? Opo. O, ikaw lang talaga yung bungol. Ikaw yung first, alam kang dalawa kayong first. Shit. Okay, kasi nasabi ko nga po sa inyo, ako yung first boyfriend, kaya sure ako na sa akin yun. Okay. Okay, lalaki, sagot po. I'm sorry. Tapos, ayun na po, nagkakapalitan na po ng patama. Bungol sa Facebook. Diba? Lalo, naku, may mga ganyan, no? Tapos pag tinanong, huy, sis, nakita ko yung post mo. Iko, pinapatama mo yung ex mo. Huy, hindi, ah, nagkataon lang, hutsura ito mga to. Huy, di ba huwag yung plastic po? No? Naku, talaga naman. Akala ko babae lang gumagawa. May lalaki pa lang gumagawa niya. Pangalan Jason ng Pandacan, Manila. 8 years old. Team leader sa Uni Oil. For sale right now. If you call in the next 30 minutes, we're not selling it, we're giving it away for free! Yay! Walang value. Talay po. Ayun na nga po. Nung hindi ko na po kinayanan na nagaganon, patamaan po kami sa Facebook, umamin na po ako sa kanya. Sabi ko, okay, sige, enough na to. Mahal pa rin talaga kita. Nox! Kailangan ba nung magwakas? Itong pag-ibig! Ops, mataas na! Yun na po. Then, sabi niya po sa akin, okay, sige, mag-meet tayo, ganun. Tapos, kinuha niya po yung number ko po ulit. Ay, ang sweet! Dahil dyan, may ganta para sa inyo. Eto na! Papadok ba man eh? Bakit? Choosy ka pa?
kita ma-reach, di kita makaya. Ano pa ba kaya ang gagawin ko? Makita mo sana ang mga pagsisikap ko, maabot ang mga nais mo. Nakakaingal, kantahin to. Kung nasan ka, nandun ako. Kung problema'y dumating, out of coverage area ako. Ang tago. Tuloy po, game po. Okay. Hoy, game na! Game na ba? Dalihan mo, birthday na kuya ko ngayon! Bagal-bagal! Sorry, Lord. Walang kinalaman. Oh, ayun na nga po. Di kinuha niya po yung number ko. Tapos nagkaka-text po ulit. Siya kumuha talaga, hindi mo in-offer? Hindi po. Okay. Wow. Siya kumuha. Sino ka mukhang artista? Wala. Basta kung sino ako, ako na yun. Wow. Maganda rin yun, ha? Paki-analyze ka po yung walang kwentang sinabi mo po. Sige po, dali ko, may sense yun. Diba? Kung sino po ako, ako. Alam mo, kung sino po ako, di siya po ako. Tsura po, saan to? Pakikin ka na po, ba na? May kamukha ako, Papa Jack. Well, buti nga po wala. Tuloy po, yay! Ayun na po. Nagkaka-text na po kami. Tapos, nalaman ko na lang po na nung September... Ay! September! October, nagpalit na ng pangalan October po. September. Apo. October 24 birthday po niya mismo. Apo. Nagkaroon siya ng boyfriend. Ay. Sino yun? Mako po ang pangalan. Ay. I feel you, brad. Like, I really feel you. Di ko kaya tanggapin na mawawala ka na sa akin. Napakasakit na marinig kung ayaw mo na sa akin. Hapdi! Ouch! Huwag po, ouch! Hapdi po, huwag, ouch! Hapdi kaya yun? Oo, masakit na talaga yun. Okay po, game. Kaya yun po, nung malaman ko po na gano'n, nagalit po ako sa kanya. Uy! So, karapatan ka ba? Di ka ng boyfriend, pininero. Eh bakit siya magpaparamdam sa akin ko alam niya may boyfriend siya? Pag nagparamdam, kailangan, ano? Gusto ka ang gagal. So, ayun. Ikaw ka may girlfriend eh. Nagalit po ako sa kanya. Di ba? May girlfriend ka nga nun eh. Huh? May karapatan ka magalit? Wala. Oo, oh, di ba? Pilingero, huh? Lolo mo! Tulay! Tapos, yun na nga po. Tinigilan ko na po silang mag-text po sa kanya. Then, nung November po, nag-text po ulit siya na gusto niya raw po ulit ako makita. Ooh. Alam mo, ikaw ang kanyang first love. Everybody has a first love. Nung time po kasi na yun, nung September 12 po kasi. Hindi nga po September yan! September! Huwag niyo pong gawing F! Baka okay, okay, okay. Oh. Ang pisti, oh. September 12, apa? Nag-break po kami nung girl 2. Apa? Tapos, nag-text po ulit yung girl 1 nung November na po. Apa? Nung malaman niya po na break na nga po kami. Hmm, talaga. Nung nag-text po siya, sabi niya, gusto niya raw po ako makita. Ayokong pumayag kasi nga po galit po ako sa kanya. Then nung the next day po, nag-text po ulit siya sa akin. Sabi niya po, nandun daw po siya sa Paco Church. Antayin niya daw po ako. Psst, quiet. Tapos, pumunta po ako. Merong iwaga ang iyong ganda na sa aking puso. Ayun, pumunta po ako. Hindi siya na-istorbo, battery. Tuloy pa! Pumunta po ako nun sa Paco Church. Pero, yung
approach ko po sa kanya, pagalit po. Kasi nga po, nainis nga po. Mahay, walang manners, simbahan eh, no? yun na po. Then, ginawa niya po, niyakap niya po ako. Sabi ko sa kanya, wag mong gawin yan, baka makita tayo ng boyfriend mo. Sabi niya po sa akin, wala daw daw siyang pakialam. Magkaroon man daw ako ng girlfriend, magkaroon man daw siya ng boyfriend. Gusto niya sa bantang huli, kami pa rin dalawa. Babuyan. Then, naniwala po ako sa kanya. Ikaw ang muna tuli. Nung ano po yan, November 10 po kami nag-meet. Nung November 12 po, makatext ko po yung friend ko po. Humingi po ako ng advice. Sabi po sa akin, kung mahal daw po talaga ako noon, sana nakipag-break daw muna siya sa boyfriend niya bago siya nakipag-meet. So, nung gusto po ulit makipag-meet po ni Girl One, hindi na po ako pumayag. Hanggang sa kinabukasan na nga po, nalaman ko na lang po na nakipag-break na po siya rin sa boyfriend niya. Kaya, yung galit ko po sa kanya, bigla na lang pong nawala. Tapos, lagi po siyang sinusundo sa school. Ayun. Lagi na po kami nag- All together now! Kaibang iba dito sa aking pensel nag-iisa pangako ng pag-ibig sana'y dinggi. Ang galing ko! Woo! I'm the best! I'm the best! Parang nagmamati na sa programang ito. Ah, oh, ayun po, lagi na po kami nag-meet. Hanggang sa nung December 2 na nga po, tinanong ko sa kanya, ano ba tong ginagawa natin? Para saan ba to? Then, sabi niya po sa akin, hindi pa ba panliligaw yun sa'yo? Papadyak naman. Sorry! Oh, ayun nga po, sabi ko, ah, pumapayag ka na, naligawan kita, ganun. Tapos sabi niya nga po sa akin na sige, wag mo na akong ligawan, sasagutin na kita ngayon. NOY! Eto na ang bagong kanta! Na Freddy Aguilar sa kanyang awiting Inday ng Buhay Ko. Order na po, buy one, take one po ang ating beer. Happy hour pa po ngayon. Walang ka-table, eh kasi wala kang table. Ito fan na lang. Nalulungkot ko. Gusto ko to. Alam mo yung kanta? Hindi. Hindi ng buhay ko. Mamaya yung baliling ka naman. Baliling, 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 baliling. Tulad mo, baliling, baliling, baliling. Mamaya talaga yan, promise. Apo, game po. Ano bang gusto mong sabihin po sa amin dito po? Yan na nga po. December 2. Ay, ayun na po. Nagkabalikan na po ulit kami. Yung unang buwan, okay po ulit. December 2, malamang December yung unang buwan. December 2 until January 2 yun. Ay, okay. Unang buwan yan. Nung, yes! Apo, okay. Okay, yun. Nung pangalawang buwan na po, lagi na po kami nag-aaway. Bakit po? Nagsiselos po kasi sabi ko nga po, layuan. Huwag bumulang! Kasi sabi ko nga po, layuan niya na yung ex-boyfriend niya. Hmm. Bakit nagkikita pa rin sila? Hindi naman po sa nagkikita kasi po, yung mga classmate niya po, friend po yung ex-boyfriend niya. Mm. Tapos, syempre, pagkasama niya yung classmate niya, di syempre, kasama rin yung ex-boyfriend. Oh, syempre. Kaya, friends eh. Sabi ko po sa kanya, layuan niya po. Mm. Eh, umuo naman po siya. Mm. Pero isang beses po, sinubukan ko pong pumunta sa school nila. Mm. Kunwari po na nasa work pa ako. Ha? Kunwari, nasa work pa ako, tumatawag ako sa kanya. Hmm. Sinubo
subukan ko lang hulihin. Pero huwag kang bumulong ko eh. Maayos usapan natin sa'yo. Okay, okay. Sorry, sorry. May ilis na ako eh, ha? Nakating ko yung ilong mo. Ah, yun. Subukan kong hulihin. Hmm. Nung palabas po na sila ng school, yung dalawang classmate lang po niya ang kasama niya. Hmm. Pero pagdating po nila ron sa may patawid na po sa SM Manila. Uy! Nadulas! Alam ko na kung school to! Woo! Adamson! 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 Hindi. Okay. PNU. PNU. Hindi rin. Ay! Mga... TUP. TUP. Bahala ako. Oh, tama ako! Yes, 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 yes! TUP. Ayun na nga po. TUP! TUP! Hindi rin eh, mali. Santa basta hindi ko sabihin ko ng school. Yan na, nung patawin na po, naging UDM! Apat na sila. UDM! Yung mga estudyante ko mga kawai sa dumadaang LRT! Dati na naging LRT pa ako, nakasakay pa ako dyan. Kumakaway din ako, para may ganti-ganti din. Ah! Sino kumakaway? Sino Maltry? Okay, game! Ah, yun. Nakita ko po nung patawin na sila sa SM Manila. Apo! Apat na sila, kasama na po yung ex-boy. Nalas! Ang galing! Hindi ko nga po alam eh. Ah. Nasa nang galing yun. Basta sinundan ko na po. Hmm. Akala ko po, nililigaw nga po nila ako. Oh, bakit di naman lang nandun ka? Hindi nga po alam kasi kaso parang napansin na nga po nila. Nay! Kasi mabagal na po yung lakad nung girlfriend ko. Yung kumbaga parang iba yung pakiramdam niya, gano'n. Tapos, nung sinubukan ko pong pumunta dun sa World of Fun. Worlds of Fun? Opo. Or World of Funs? World of Fun. Mali! Mali! Ayun. Nung inikot ko po yung buong ano, buong place, wala po. Mm. Pero nung palabas na po ako, napansin ko po siya. Kakalabitin ko na po sana. Mm. Bila pong lumingon yung isang classmate niya. So, wow. Nagtago po ulit ako. Nax! Talaga? Oo nga po. So, nagtago po ulit ako. Oo. Oh. So, hindi po ako napansin. Mm. Nung lumapit po siya dun sa may arcadean, dun ko po nakita, andun po yung ex-boyfriend niya. Ginawa ko na lang po, lumabas na lang po ako, tapos nagsulat na lang po ako sa hotel. Sabi ko, thanks for hurting me. And they called it puppy love. In a bright and crowded room. Iba yung kanta. While the music. Then yun, pinaabot ko po ron sa crew. Nung naiabot na po sa kanya yung hotel. Sa anong crew po? Crew ng place na yun. Yung akala ko yung ano, yung kulisa. Crew. Ako, yes! Okay! Then na yun po, nung pagkaabot po nung crew ron sa kanya, lumingon po siya ngayon. Tapos, nung nakita niya po ako, umiling na lang po ako. Then sabay... May ganun! Opo, ganun na ganun. May slow motion. Pag ganyan. Tapos, ginawa ko po, tumakbo na lang po ako papuntang elevator. Hindi, para kantang ganun. Sama talaga. Hindi ba? Hindi ka ba inaano? Ah! Tsura mo! Okay, tuloy! Then, tumakbo po ako sa papuntang elevator. Apa? Tagal pa po umakit ng elevator, kaya naabutan niya po ako. Wow! Ang sabi niya sa'yo, I'm sorry! Because you made the biggest mistake of falling in love with your best friend! Uy! Yulina, is that you? Then after po nun, nagkausap na nga po kami, pinapaliwanag niya po sa akin ng maayos. Mm. So, sinubukan ko na pong intindihin kasi nga po, mahal ko po siya. Tapos, ay, talaga mahal mo? Okay. Tapos pinaliwanag niya naman po sa akin na hindi niya naman tao talaga gusto yung ex-boyfriend niya. Maski nun sila pa po, hindi niya po ginusto. Wow, ah. Binoyfriend, hindi gusto. Kasi nga po, nung nililigawan pa lang po siya noon, sinabihan niya na po na wala raw pag-asa. Ah! Ganun kaya pala sinagot.
Okay. Pero yun nga po, kasi ano nga po, si Dido nga po, kaya sinagot niya. Kaso 3 days lang po na naging sila, nag-break po sila. Then naawa lang po siya, kaya nagkabalikan po ulit. Ah, oh, kwento niya yan eh. Bida rin siya dyan. Ito, kwento mo to. Dibida ka dito. Bida ako dito. Okay! Oo, oh, ayan. Then, ayun na nga po. After po nung pag-uusap po namin na yon, okay na. Tapos, pero after din po nun, dumadalas na po yung pagsiselos ko, yung lagi na po kami nagtatalo. Wala ng kwento. Tapos ang problema lang, words of fun? Walang ya. Hindi, kasi doon ko sila nahuli. Then, ayun na nga po, after nga nun, dumalas na yung pagtatalo namin. Lagi na po kami nag-aaway. Hanggang sa, yung pag nag-uusap nga kami, pag nagtatalo kami, naabot na kami ng gabi. Tipo alas 12 na sa gitna ng daan pa. Ganon. Tapos, ayun nga po, napansin na po raw ng parents niya. Napansin na rin na umiiyak daw siya, ganon. Ako? Ngayon, duda na po yung parents niya po. Na ano? Na baka may boyfriend niya raw po siya. Ha? Okay, ha? Kasi nga po, yung sinabi niya nga po sa akin na bawal pa nga raw po siya mag-boyfriend, totoo po pala. Baka lang umiiyak kasi ano lang, may ano, dysmenorrhea. Tapos ginagabi ng uwi. Oh, edi ginagabi ng dysmenorrhea. Bakit? Pwede ba na? Bakit? Imposible ba yun? Okay, game. Then, ayun na nga po. Nung last Sunday lang po, nagsimba po kami. Kinuwento niya nga po sa akin na gusto niya po ako ipakilala sa parents niya para maging okay na rin. Pero yeah, bilang kaibigan lang daw muna. Noy! We are friends. Talay. Tapos, after na yung magsimba, nagkwentuhan pa nga po kami noon. Hanggang sa 8 na nga po siya nakauwi. Apa? 8 na ng gabi. Then, pinagalitan daw po siya pag-uwi niya. Tapos, nagsimba na nga, pinagalitan pa? Pa naman yun. Ay, sabagay. Dinahilan lang naman simba talaga. Gusto lang magtagpo eh. yun naman totoo doon, di ba? Okay, tuloy niyo yan. Then, ayun nga po, pinagalitan po siya. Sabi raw po sa kanya, tigilan niya na daw po yun. Yung tungkol nga po sa amin, tigilan niya na raw po. Hindi naman po totally alam nung parents na merong kami, pero nakakalata nga po kasi kaya sinasabihan po siya na tigilan na po. Kapalakasan niyo po, dali. Tapos nung... Actually, alauna na po eh po. Nung Monday po. Nung Monday, nagpunta po siya rito sa bahay namin. Sinabi niya nga po na ganon. So, pinagde-decide ko po siya. Sabi ko po sa kanya na kung gusto mo, kausapin ko yung parents mo. Wow, tiyas na mukha. Tapos sasabihin natin sa kanya yung totoo. Nasa iyo yan kung pagdalaban mo ko, pagdalaban din kita, o susuko tayo, ganon. Ginawa niya, niyakap niya muna ako, tapos umuho siya. Paano tayo? Yes. You know, Jesus, we are going to fight for each other. Ba't kaya niingal? I'm a dog. Ayun na nga po. Okay na. Ayun. Talay. So, naging ganun na nga po yung decision namin. Mm. Hanggang sa noong Tuesday na po. Apa! Nagpunta na po ako rin sa bahay nila. Tapos? Siya po yung una nakita ko po ron. So, apa? Pinapasok niya po ako sa loob ng bahay nila. Mm. Ang sabi niya, good evening, Jason. It's a sunny day today. Good evening, guys. Hapon yun. Please come in. Do you like a pail of water? Or do you like a pail of juice? Ubunin mo yan! Isang pail of juice. Okay, tuloy po. Okay. Ayun. Apa? Tapos, nakausap ko pa yung mga kamag-anak niya. Sa kamag-anak niya, okay naman po. Ay, alam mo lang. Pero ay, sorry. Okay naman talaga. Okay! Tapos, yun nga po, nung pagsilid ko po rin sa may pinto, andun po yung mama niya po. Naku, patay, may hadalang itak. Tinawag po siya. Mm. Then ako, naupo lang po ako muna rin sa labas ng bahay nila. Apa? Hanggang sa narinig ko na nga lang po na pinapagalitan siya.
Tapos, nung yung pinakamasakit na narinig ko ron yung sinabi ng mama niya na paalisin niya raw po ako. Ay. Kaya ako na lang po kusang umalis. Nox! Ngayon, nung palabas na po ako ng gate ng bahay nila. Apa! Sakto naman po napababa siya ng hagdan nila. Apa! Hinabol niya po ako. Nice! Sabi niya sena, po akin na, iiwan mo na ako dito. Huwag kang umalis, dito ka lang. Kakusapin ko pa rin si mama. Sabi niya na gano'n. So, sabi ko na lang po, hindi na, narinig ko na yung sinabi ng mama mo. Susundin ko na lang siya. Tsaka sabi ko sa'yo, di ba, kung paglalaban mo ako, paglalaban pa rin kita. Okay, tuloy! Din, ayun na nga po. Naghintay na lang po ako ron sa tapat ng barangay po nila. Apa? Simula 3 PM hanggang 8 PM po ng gabi. Naku, ang tagal! Hanggang sa ayun nga, pinapauwi na po ako ng mga kapitbahay nila. Tapos, kinausap na po ako ng kamag-anak nila na palipasin ko na lang daw po muna. Kasi nga, baka may hindi pa magandang mangyari sa kanya, saka sa akin. Eh, yun nga lang po. Gusto kong hihingi ng advice ko. Ano po ba talagang gagawin? Yun lang pala yung haba ng kwento. Hindi, kasi nga... Naka-apat na kilo kami ng butong pakwan. Tapos ka rin sa wakas po. Hindi, kasi nga po, ang hirap mag-decide eh. Yung 2 years na pinaghirapan ko, ganun lang kadaling mawawala dahil ang sinabi ng parents niya. Hmm? Kasi po lang value or weight yung sinabi ng magulang? Kaya nga po eh. Kaya nga, hindi ko nga po alam kung susundin ko. Yung magulang? Okay! Napakabilis naman. Opo! Alam ko may kusundin ko. Masabi ko na. Okay. Ay. Ganun lang yun. Hindi siya makapaniwala. Hindi na yun. Hindi naman, joke lang. Ito naman. Didactive kaya bibig mo eh. Oh, please! Ay, nako. Yun lang. Ano? Ano yun lang? Wala lang. Ganito, ano? Apo. Teka lang, patingin ko lang yung background ko. Yan. Better. Parang cream top. It's cream here. It's cream top. Una-una, let's not all believe, ano? Let's not even try to believe na pinaghirapan mo ito ng 2 years kasi we are fooling ourselves. Alright? Okay. Ano, Brad, hindi magandang pakinggan na you are a pretender of your own story. Okay. Because you are, diba? You sounded like a fool. And you're making yourself look like a fool by believing na 2 years kang naghirap at hindi mo mahal yung girl 2 na yan na pinag-uusapan natin. Diba na all those times gusto mong to pa rin yung napag-usapan nyo nung naging girlfriend mo na obviously hindi mo nga pinag-ingatan dahil pinaglaruan mo lang. Let us not make ourselves believe, diba, na 2 taong ka naghirap. Okay po. Kasi anong hirap ang sinutukoy mo? Hindi nga, tuloy mo nga sa akin. Sige nga, dili. Wala, di ba? Wala. Gusto mo lang sabihin. No. Anong pinaghirapan mo? Dali. Baka makonvince mo ako. Nung naging kami, ako lang yung nag-i-effort. Ha? Nung naging kami. Parang hindi yan ang kwento mo. Hindi. Parang sa kwento mo, Brad. Parang sa kwento mo, ikaw yung hinahabol niya. Opo. Okay. Ano yung ano? Pero kasi, I'm the type of guy na kapag pumasok na sa relationship, ako yung magbibigay ng lahat-lahat. That's not completely true. Yan ba ang ginawa mo doon sa isang girlfriend mo? Hindi. So you are not that type of guy. Tama, mali. I am not. So do not claim
Okay? Hindi, kasi nga po, serious ako sa kanya. But you are not that type of guy. Oo. You know what you are? Ano? You're a stupid guy. Do you want me to explain to you how stupid you are? Okay. As if kaya mong pigilan na magkita sila nung ex niya ay nasa iisang mundo sila. How can anybody explain to you? Diba? Na yung ex niya, Brad, na ang buong totoo ay niloko niyong dalawa yun, was at the same place she was at right at the very moment you were there. And if you are not stupid, nandun ka na, why will you allow yourself, diba, to stalk your own girlfriend when you can present yourself as a boyfriend, diba, ng matino sa mga kaibigan niya? You know what you did? You know what you did? You deliberately went into her school, hindi dahil gusto mong makita yung girlfriend mo, kundi maghanap ng mali sa kanya. Someone who loves somebody truthfully will never do that. Hindi ka maghahanap ng mali sa taong mahal mo. Only stupid people ang gumagawa niyan, and you are one of those. Diba? Pupunta ka sa school ng girlfriend mo para hanapan siya ng mali? Oh my God! No. What kind of stupidity is that? Hindi nga. Answer me in English! Nahirapan, yes! Nahirapan, yes! Ano? Salamat. Joke lang. Ano, kasi nga po, wala pa po akong tiwala sa kanya. Bakit hindi ko tiwala ka ba? You asked, Brad, di ba? For that feeling of trusting somebody as if you deserve the same thing. Nung una, oh. As a matter of fact, Brad, pareho kayo hindi mapagkakatiwalaan. Di ba? Ikaw nga, manluloko eh. Oo, can you please look at your track record? Ha? Huh? You want me to believe na nakalimutan mong umattend sa JS Prom up until today? Yan ang pinipilit mong paniwalaan niya. Okay. JS Prom nakalimutan umattend? Come on! One of the biggest nights of your life as a high school student and you forgot to attend? Diba? Mas mahalaga pa ang JS Prom sa birthday natin. Kung gusto mong umate kasi ang birthday, pwede mong taon-taon gawin. Tama? Okay. Tama. Tapos gusto mo akong maniwala? Sinong nanay mo? Mag-ingat ka! Baka dumaan yung mga zombie! Abutan ka ng utak! Baka may extra sila! Pusang galambuha ito, oo! Huwag niyong ginagamit sa akin, ha? Kayong mga tatawag! Ang katwira ng magiging playboy, tandaan niyo, ako sumulat niyan! Sa akin yung pag ginamit yan? Tinunog ko na kaya, ayoko na kaya! Yak, mahal! Hello, I love you! Hello, mahal! Ginagagawa ko dito, loko ka! Hindi, kasi, nung una po aminin ko, hindi naman po ako tiwa-tiwala eh. Kasi, yun din po talagang pagkakilala niya sa akin. Kahit kami! Ilan kami dito? May bilang ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14! Oh, 15 nga, pati ako. Oh, tuloy mo! Aminin ko po na gano'n niya. Pero, nung time na sinaktan niya ako, hindi na rin po nagtiwala sa kanya. Saan kayo sinaktan, Brad? Yung naghanap nga po siya ng boyfriend. Ha? Nagkaroon nga po siya ng boyfriend. E di may girlfriend ka nun? Apo. So? Anong pinagkasabi mo? Ha?
aliwanag mo nga sa akin to, Brad, o tanga ka. Mili ka. Sinaktan ka niya dahil nag-boyfriend siya. Opo. According to my recollection, may girlfriend ka at that very moment. Opo, pero... Anong kagaguhan po ito po? Anong katangahan? For you to even claim and make yourself believe na sinaktan ka niya, eh gago ka pala, may girlfriend ka eh. Nagapandakan ka ba? Puntahan mo nga ako mag-taxi ka, sasampalin lang kitagot ko yung metro ng taxi ngayon. Ha? Sa lahat ng ayaw ko, yung nagkukunyaring matalira sa kwento, pero bobo mga tuwiran. Dali! Puntahan mo ako! Ikaw hayop pa sa katwiran eh, no? Sinaktan ka niya, kaya wala kang tiwala! As if you deserve! Pero... My girlfriend's bottom line! It's not even an issue! My girlfriend ka! At gusto mo siya maniwala, sinaktan ka niya? Para ano, she owes you something? Hindi. Kaya dumadami ang tingin ng mga babaeng tingin sa atin, mga manluloko at mga bulero, mga palikero, dahil sa mga lalaking kagaya mo! Ang utak mo, Brad, parang 2 gramo lang! Tarantadong to! Nakakadiri, pag narinig ka ng mga babae ngayon, makadiri sila sa'yo! Sinaktan kaya, may girlfriend ka! Bobo! Aminin ko, may girlfriend ako noong time na yon. Pero, nagkakalabuan nga ba? Wala akong pakialam! Bottom line, sa relasyon! Hoy! Jason! Narinig mo ba ako? Okay, okay. Siyempre, sumisigaw ako lang mahindi. Pag hindi pa, ewan ko na. Okay. Sa relasyon, the most important thing when you want to decide about anything, it's the bottom line. Bottom line! Andaan nyo, the bottom line is very important. Halimbawa, example number 1. Ang hirap-hirap ng relasyon, pero pag ang bottom line masaya ka, you stay! That's the bottom line. Kay nagkakalabuhan kayo, kay naging kalabaw, bigla wakasya yung girlfriend mo at that time, the bottom line, my girlfriend ka! Hindi ko alam kung nagsabog ng talino, baka nga tulog ka ulit! Pusang ganang usapan to, nakaw! Pisti ka? Gusto mo man, di ba? Alam mo kaya mo ginagawa yan? So your girlfriend will always have, di ba? A thing na pwedeng ipaghingi ng sorry sa'yo. As if he is always in debt sa'yo. Yeah. Diba? Sa kwento mo, napansin mo ba bidang bida ka? Sa kwento mo, wala kang ibang sinabi. Diba? Kundi yung idea na yung boyfriend mo was always running after you. You know, alam mo, Brad? Nung binanggit mo na nag-antay po ako. Ito ha, I'm very careful listening mga kaibigan. Sa harap ng barangay hall nila ng 5 oras. From, di ba? From 3 to 8. I listen very carefully. Okay. Alam mo, binanggit mo lang yan, hindi para ikwento, kundi magmukha kang kawawa sa paningin namin. Huwag mo akong lukohin, gago. Nandidiri ako sa ugali mo. Pasensya na po, pero mang ganito lalaki, iiwasan nyo to. Kung nakikinig ang girlfriend mo, ate, break mo to. Sasaktan ka lang nito. Tandaan mo ako si Papa Jack, nagpagtanggol ng mga pem-pem. Ano ba yun? May tumatawa dito, nakakainis. Ganito ah, Papa Jack, hello. Ano ba yan? Nakakainis, ganit nagal kasi kausap mo, kalmado lang. Hello, hello. Hello po! Papaliwanag ko ah. Okay, pwede? Okay! Nung una, oo, ganun ah. Pero nung nagkabalikan nga po kami, naging serious ulit ako sa kanya. Actually, ako na ngayon naging... Brad! Hindi ka naging serious ulit. If there's any line, I'd like to okay, believe siguro naging serious ka na. Diba? Kasi okay. Never ka namang serious naging na serious sa kanya. Do not make her believe na nung unang part ng relasyon ninyo, okay. Seryoso ka kasi hindi yes. Naman. Okay, nung unang part, hindi ako serious. Okay, sige. Sabihin natin ganun.
ganun na talaga. Sabihin natin, ganun na talaga. The second part, serious na ako. So, ako na yung nag-e-effort. Yes, ako na yung nag-e-effort. Ngayon, gusto ko makitaan na mag-e-effort din siya for me. I just wanted to be fair. Huh? Gusto ko lang na maging patas. Ganun lang. Yung Tagalog nun, fair patas. Yes! Ang galing niya! Brad! Yeah? There's something wrong about you. You ano? Think you're too important sa isang relasyon. Actually, mga kaibigan, well, this is not so fair at all, ano? Pero feeling ko sa umpisa ng relasyon, di ba? Minsan nga, pag unfair ang eksena, we don't really mind bilang lalaki. Tama, di ba? Di ba, sa umpisa ng relasyon, we don't Apo. Make an issue out of it kasi hindi mo tayo nareregla buwan-buwan. Apo, sad. Di ba, bakit lang. Ikaw, Brad? First month lang okay na pagbigyan mo siya nung second month, Brad? Sa totoo lang, ayun lang nga po. Why are you not listening? Why can't you accept the fact that tonight you've told me your story and I cannot embrace the fact that it's not her fault? Kasi naman bottom line ito, Brad. Gusto mo, Brad, na siya ang may kasalanan sa kwentong ito, that she's so lucky to have you in her life. Wala po siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Ano naman pala? Gusto ko lang kasing malaman bakit hanggang ngayon, kahit na pinagtatabuyan na ako sa barangay nila, bumabalik pa rin ako. Barangay talaga? Barangay talaga? Pati ikaw naging issue ng chairman? Hindi na po ako nakakapasok dun sa loob mismo ng barangay nila. Bakit? Pinagbawalan na nga po ako. Ng barangay? Actually, opo. Bakit? Si chairman, magbawalan ba yun? Legal ba yun? Ha? Kasi nga po, baka nga raw pumanggulo ako dahil nga po, yun nga po, ang laging tagal ko roon, baka raw kung ano pang gawin ko. Ganito ano, there was something wrong about how you regarded yung magulang niya kanina sa kwento mo? Apo. It was so disrespectful. Diba? You talked as if yung magulang ba ay walang karapatan? Mali o tama, ano? Mali o tama? Ah, tama naman. Mali o tama. Di ba, Brad? Mali o tama yung magulang niya, Brad. You don't regard yung magulang tao mahal mo as the way like that. It's just so disrespectful. Well, anyway, that's not the problem here. It only shows, Brad, the way you look at things. There will always be something wrong. If, nakikinig ka? Apo. If you look at things, and if it did not happen your way, it's automatically unfair sa iyo. Actually, alam ko na unfair, pero pumapayag akong ganun. Kasi nga po... Brad, you did not completely understand yung sinabi ko. I am not saying it's unfair sa iyo. What I said was, laging magkakaroon ng mali kung ang mga bagay-bagay ay tinitignan ko ay hindi, no? Pag hindi nangyari sa kung paano mo gusto mangyari, ay unfair na sa'yo. You are that person who cannot accept that things may happen against your beliefs. It's not unfair. It's just that the way, di ba? Sometimes things are like that. Opo. Unang-una, Brad, you don't have patience okay. sa girlfriend mo. Malinaw yan. Pangalawa, hindi mo siya mahal. You are challenged by the idea that by doing what you're doing, you look good because you are the victim kasi ikaw yung nagtitiis. That's exactly what you're doing. Kasi kung mahal mo to, Brad, kung mahal mo to, you will be very patient even if she will not do things just to win yung amor mo bilang boyfriend.
Imagine ha, after a month, nabubwisit ka na kasi hindi na fair. You require her to do the things for you na pwede magpasaya sa'yo. Actually, for 6 months, di ba? Kahit mag-away kayo, mag-jowa, kahit ikaw tama siya mali, hindi tayo sumasagot. Di ba? Kasi ganun madala sa lalaki, di ba? Kaya nga sabi, umpisa lang, magaling tayo. Ikaw, brad, ay, sinong umpisa mo? 1 month lang. Mahal ba yan? Ha? Mahal ba yan, brad? Ang sakit mo naman sa ulo maging boyfriend. Ha? Di ba? Alam mo ba napaka-arrogante mo? Gusto mo sabihin ko sa'yo kung paano? Ha? Apa? Bait mo bigla ah. Ano bait mo na? Ako na yung salbahe tuloy dito. Pag nabait na yung color, ako na yung salbahe. Bad trip. Diba, alam mo ba yung na pinagagagawa mo dito? Kasi, gusto ko talaga malinawan. Diba, pag ganito brad, ano? Naniniwala ka, Chong, na you are a very likable person by saying, gusto mo punta ako sa bahay nyo, kausapin ko magulang mo. That line was very arrogant. As if you deserve it. As if you deserve, di ba? The attention of the mom. When you said sa kanya, aalis na ako, narinig ko na yung dapat kong marinig. That was so arrogant. Brad, there's a thin line. I've said this many times. Between arrogance and confidence. And you are very arrogant. Nakwento lang to, pero pag nagkwento ang taong humble, hindi ko hasabihin na gusto mo pumunta ako sa bahay nyo kasama magulang mo. No. Nakikita sa buka, ano yung brad, the way we conduct and ano, we compose our thoughts. Siguro ang sabihin natin pag gano'n, pag humble tayo, gusto mo pumunta ako sa bahay nyo, diba? Dumalaw ako na mamit ko magulang mo. See, there's a difference. Pero ikaw hindi, as if you deserve it. As if you deserve the attention. What an arrogant, stupid boy. Hindi mo mahal yan, Brad. Hindi ganyan ang pagmamahal. Because if this is love, I doubt the meaning of love. And then line, whoo! Yes! But, in a way, I'd like to commend you for staying on the line. Pag ikaw kausap ko, mahirap mag-stay sa line. Pag ganito kausap mo, naninigaw. Hindi umahal yan, Brad. Wala kang pasensya. You don't have compassion, Chong. Ha? Wala kang compassion sa kanya. Gusto mo kagad gawa siya ng favor sa'yo? Eh, ang linaw sa kwento mo, Brad. Nag-taxil siya just to be with you. And you question her? Nakalimutan mo na ba? Kwento mo to? Tapos sinabi mo sa kanya, ayaw kitang yakakin. Kasi baka makita tayo ng boyfriend mo. Eh, drama lang yun eh. Andun kayong dalawa eh. Bakit? Andun mabahay ng boyfriend niya? Diba? Pero dumialog ka ng gano'n. Ang sabi niya, wala akong pakialam. And you question her. Na as if ikaw hindi ka manluloko. Nakukuha mo yung punto natin? Now question. And I want you to answer me from the bottom of your heart. Do you want a loser? Ayoko. Stop being arrogant. Okay. Diba? Ligawan mo nanay. Pero paano kung gagawin niya? I don't know. Brad, as far as I'm concerned, you've set a very bad impression. Okay. Buta ka ang tabay nanay. Anong gusto mong sabihin? Kang bumulong. Okay. Ang
hanggang sa pumayag, pumayag sila. Maghihintay ako. Sabi mo, tito, tita, ganon. Actually, hindi ko po kasi alam ang pangalan nila. Pero sige po. Tita. Para lang meron tayong ano, pang tawag. O, tito, tita, sa magulang po ng ano, girlfriend ko, go. Sa magulang po ng girlfriend ko, tita, hintayin ko po si Jane hanggang sa pumayag po kayo. Ay, nasabi pangalan, Jane. Sorry. Nabanggit, Jane, Jane. Okay, tuloy. Nadulas po. Kahit gaano pa po katagal. At paninindigan ko na po yung sinabi ko na pinangako po. Pinangako ko po sa kanya. Hintayin ko po siya. Hindi pasensya. Opo. For upsetting them. Nakasan mo. Okay po. Tita, pangako ko po. Nahintayin ko po si Jane hanggang sa pumayag po kayo. Hindi po ako susuko. Megan, sorry kasi na-disappoint sila and you're in the middle of it. Apa. Sorry din po kasi nabigla nga po kayo sa nangyari. Tsaka nakuha pa pong magsinungaling ng anak ninyo dahil sa akin. Sorry po sa lahat. At gusto ko pa pong ihingi ng sorry yung ginawa ko na baka maging dahilan pa po ng mga bagay na mga di mga gandang bagay na maaari mangyari pa po sa anak ninyo. Sorry po talaga. Pati na rin po sa papa niya po. Sorry din po. Antayin ko na lang po yung pagkakataon na pagbigyan niyo po ako na makuha niyo yung panig ko kahit gaano pa po katagal yun. Antayin ko. Pero gusto ko lang po ninyo na malaman na mahal na mahal ko po si Jim. Basta girlfriend mo. And, tawagan na lang at tawagan na lang namin. Hindi, Jane eh. Woo! Narinig namin. Okay, sige. Papalag na ako. Sige. Naps. Huwag ka nang umiyak ah. Sorry din. Kasi umiiyak ka ngayon dahil sa akin. Pero promise ko sa'yo, kapag nagkita ulit tayo, puro masaya na lang. Mahal na mahal kita. Kita. Sana mahal mo rin ako. Simula ngayon, hindi ako magsasawang mahalin ka. And I feel it with
na kita. Isang araw na hindi pa lang tayo nakikita, parang isang taon na tuloy. Kasalanan ko lahat. Naging totoo lang ako sa'yo dati, hindi na sana aabot sa ganito. Tapos, ikaw pa yung nag-sorry sa akin kasi kailangan maging ganito yung kantongan ko. Aking nahihiga sa'yo. Nahihiya ako. Kasi di naman talaga ikaw yung tipo ng babae na hindi dapat pinaglalaroan eh. Sa totoo lang dapat matuwa pa nga ako kasi yung kagustuhan mo na yung first boyfriend mo siya pa rin. Sa akin mo binigay yun. Salamat. Salamat. Yan lang po. Yun lang? Music muna. Ano po pala sa papa niya, may sasabihin ako. Okay. Tito? Alam ko, hindi ko pa po kayo nakikita. Pero, sa mga kwento nga po sa akin ni Jane, alam ko pa, ugali ninyo. May pag-strikto. May kiusap na lang po sana ako. Kasi nga po, hindi ko naman po nakikita si Gina. Pakiusap po. Kasalanan ko po lahat. Kaya huwag niyo pong sasaktan yung anak niyo. Kasi mas masasaktan po ako. Uy, talaga. Gusto ko rin pong humingi ng sorry kasi nga po nagsinungaling siya sa inyo. Sana po mapatawad niyo po ako. Sana po patanggap niyo na po ako. Hintayin ko na lang po yan. Kuya! Apo. Kuya! Apo. Tama naman, wag saktan yung anak, ano? Kaya lang, you always put yourself into, ano, their parents' shoes, ano? Ang effect kasi niyan, although maganda yung intention, is you're questioning yung parenting style. Ko naman po yan, kasi po, di naman po maganda tig. Diba? So, kasi, hindi ko alam kung it will help you. Or yeah. Mga budget ka sa magulang. Pag ako yung tatay, pinahali ko anak ko, bakit mo ako kina-question? Sino ka? Ganun yun. Yung barangay chairman naman. Yung pasungan sa barangay. Sa barangay chairman, papasukin nyo na ako kahit doon lang sa barangay nyo. Ang hirap kaya tumambay sa kalsada. Ah, may ganun palang eksena. Ah! Day joke lang. Yun lang po. Okay. Hay, naku, ganito. Ano, Jason! Apa. If the question is, do I believe that you love her so much? I have doubts. But if the question is, may pinaglalaban ka ba? May punto ka? Yes, meron ka. Is it pure? I don't know. Your girlfriend will have to approve that or disapprove to that. Hindi man siya pure, pero papatunayan ko. Well, that's a good motivation. That's a good line coming from you. I'd really hope that you give her what she deserves. Alright? Brad, umpisa pa lang. Nagre-reklamo ka na sa fair-fair na ano, effort-effort na yan.
Di ba kung ngayon, ilang buwan pa lang, December to, January, February, mag-March pa lang, Brad, ha? Opo. Di ba ganyan naka-exe ang patience and compassion mo sa kanya? Anong kinabukasan nakikita niya? Di ba? Nakasama ka. Wala. Nga. Di ba? Naintindihan mo yung point? Opo. Nakakahiya sa mga babae. Ang arugante. Nakakahiya, Brad. Papaguhin ko na lang. Good. I like that. I like you, Nanak. And I want to give you a hug so tight, di ka makahinga. Nabiro lang. Okay lang po. Well, again, I'd like to commend you for still. Kanina, arrogante ka pa. Paliwanag ko, ha? Di ba, no? Kanina, arrogante po. Loko ko to. Duct tape kita dyan, eh. Ako, Fred, kung na-offend kita kanina, good for you. Ibig sabihin, di ba, I was able to touch a soft spot in your heart. Ganun yun pag na-offend ka, mga kaibigan. Diba? Nasaling yung ano mo, yung emotion mo. Then you start thinking. Sa lahat ng call ko, kahit nakikipag-away ako, kahit na minsan nilalait ko, iniinsulto, wala akong intention masama. Diba? If you realize it, Brad, my intention is that kung hindi mo maging kayo niya, no, Jane, panghabang buhay, apa? Kasi hindi mo sure yan eh. Sa sunod mo maging relasyon, better person ka. Like cream top. It's better. It's cream top. Pero hindi ako papayag na mawala siya. Yeah, yan ang gusto ng babae, Brad. Yung ay, nako talaga. So, paano pa? Sabi ni Blake Sponsalan, magbabago na siya. Nice. Apupado. Loko to, at yura mo. Ay, nako. Anyway, Brad. Apa? Ano yan eh? Nasa gawa yan. So sana, mabaka pa mo ng gawa. Basta birthday ng kuya ko, niya kanyang Ma'am Lida ngayon, yun lang. Happy birthday. Yun lang. Happy birthday sa kuya ko. Kuya, birthday mo ngayon! Happy birthday! Sabi ng nanay ko, anak, hindi na ako nakapag-text kanina kasi nalobat. Thanks, anak. O, ma-reply nga. I love you, ma. Mahalin mo, nanay mo. I love you, ma. Uy, saka binabati ko nanay ng asawa ko, ma. Hindi ko nakikita, ha? Kamusta po? Kamusta mo, Pangasinan? Wala kayong dalang puto kalasyaw sa akin. Gusto ko ng puto kalasyaw. Dadalan ko kayo dyan. Yung putong ano, yung puto ng kalasyaw na pag binil mo nakasupot siya, nakalobo yung supot, ano, iihipan. Pala mo yung hininga, gano'n. hindi mo, syempre nakalobo talaga yun. Ay, nako. Group hug daw, sabi niya, ano, IZ. Sorry pa, hindi ako pwede mag-group hug. Magagasawa ko. Masabi niya, hi, bata niya pag-group hug. Ano ka? Teenager ka na. Salamat sa pagtawag, Jason. I'd like to appreciate you staying on the line. Salamat. Alright, at least, pag ganyan kasi, Brad, hindi mo lang basta, hindi ka lang basta tumawag para masabi ang gusto mo masabi. Kundi, gusto mo talagang makinig. Sometimes it's very, di ba, it's very difficult to crack a shell open, mga kaibigan. Di ba? Yun lang naman po, hinanap ko yung may pagsasabihan ako. Yun lang, nasumpungan mo yung may sumpong na DJ. Hello nga pala kay Ken Enda. Pops, kamusta? Sabi niya, mabuti po. Mua-mua, Ken. Ken Enda, mua. Lakit, no? Mga ano to, mga upline. Nag-networking ako, ha? Lahat ng papunta ng booth ng Love Radio, downline ko yan. Pag hindi ka nag-member, pack-try kayo sa akin. Salamat, Jason. Sanda. Papa Jack. Oh, ano po? Ay, hindi, okay na. Ano pa talaga? Ano, request ng kanta pwede. Ano yun? Nag-request akong kanta. Yun. Anong kanta? Dapat kanta para sa tatay. Yung ganito. I'm a bit nervous for being here today. Ayun, sorry. Still not sure what I'm going to say. So bear with me, please, if I take up too much of your time. War! See, in this box is a ring for your oldest. My everything and all that I know is it would be such a relief if
If I knew we were on the same side. So very soon I'm hoping that I marry your daughter. May last request ako, Papa Jack. Take my wife. Why not to be the only girl that I love for the rest of my life. Give her the best of me till the day that I die. I'm gonna marry a princess, make her my queen, be the most beautiful. Roar! Hoorah on! Yes! Yes! No! Hello? Ay, sorry po. Nagulo. Ano? may last request pa. Ano ba yung dami? Last na to. Ano ba? Kung may request ka, sabihin mo! May dedicate lang akong kanta para sa... Ano po? I-dedicate ko na yan sa ding-ding po. Hindi, ako mismo kakantaan ko. Ano yan? Anong kanta? Buko na naman, Jairilim! Ano ba itong impluensya mo sa aming lahat? Diba? Hindi. Pag may request mo, it's either puso, ano, buko o pusong bato. Hindi. Ano, kahit mabuti na ang buhok ko. Ano ba yan? Hindi ko alam tugtugin yan! Hindi, ako nakakanta na lang. Ano ba yan? O, sige, ito na. Dede. Ito na, bait lang. O, game! Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man ito ang pangarap ko, makuha mo pa kaya ako'y hagan at yakapin. Hanggang sa patenda. Tama na nga po yan, tanap pa. Okay na po, okay na po. Hindi po ka naman tono po nun eh. Nag-iba po eh. Ano ba yan? Ano ba? Sino ba nanay talaga nito po? Hindi ganun yung ganito yung brad, oh! So, paano? Ganito yan, oh! Matanda na sana di tayo. Pasensya naman yan, namaot na ako eh. Kailanman, asan man ito ang pangarap ko, makuha mo pa kayang ako'y atkan at yakapin. Hanggang sa pagtanda na nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya ibigin mo? Kahit maputi na ang buhok ko, pagdating ng araw ang iyong buhok at puti. Sinisira mo, brad, eh. Ano mo yun? Gusto ko may message. Sinisira mo, naiisisira, brad, eh. Suga ka pa sa kanta. Hindi, ah. Siyempre, kung... Brad, sinisira mo. Maayos kong ginagawa, sinisira, eh. Nakakainis, eh. Ha? Hindi ko gusto yan eh, ha? Ako pag kinuha ko yung gitara ko, ako tutugtog. Ano ba yan? Yung gitara mo, D&D Guitars? Bakit yung iyo? Malaki. Bakit? Ano ba yan? Ba't ko nasabi? Malaking gitara kasi baka junior size. May dati kasi may gitara ko, Taylor, o tapos ngayon akong Fender, pero binigyan ko ng D&D Guitars. Ito, hawak ako ngayon. Ginigifinger ko nga yung string niya. Naku, ang lambot talaga pag ginigifinger mo yung string ng gitara. Oo. Sabi dito ni Merv, sabi niya, puro kanta, lilipat na lang kay Papa Jack, puro kanta din pala, ha? Naumay. Lipat kasi bang istasyon na maumay ka lalo? Ay, nako. Ano na? Anong kanta pa? Balon na puso, favorite niya kasi yun eh. Ano po? Pusong bato? Balon na puso. Hindi, pusong bato po. Narinig ko. Alam ko po yun, ganito po yung pusong bato.
din noon eh. Nang ika'y ibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago. Kala ko ika'y langit, yung pala'y sakit ng ulo. Naniwala naman sa iyo. Oh, mali. Yung pala'y iiwan mo. Di mo lang dayon sa'yo, ako'y di makakain. Di rin makatulog, buhat na iyong tukohin. Kung ako'y muli iibig, sana'y di maging katulad mo. Tulad mo naman. Bato. Pem-pem bato, pem-pem bato. Oo, tigas ng pem-pem mo. Nako, nag-text yung kasama ko. Sabi niya, mahal, ang galing mo. I'm so in love with you again. Ano ba yan? Di, wala pa siyang tinext. Nag-iimbendo po ako. Nangarap na naman ako. Ay. Ano yung ano? Yung baloy na puso? Oh. Ano yun? Yun o, baliw na puso eh, bakit yan ito? Ewan ko. Oh no. Oh, ito na lang, yung ano na lang. Sabi niya, si Raul sa ay, sabi niya, ICO, naubos na po yung butiki sa amin, nalaglag na po lahat. Loko ka! Tsura mo ha? Ano yun? Hindi ko alam yun, wala kami nandito. Rainbow na lang. Take a little time, baby. And the butterflies, cocoon. Cocoon. Siyempre, may... Ay, caterpillar pala yun, sorry. Diba? Kaya mo, Papa Jack? Hindi! At kaya-kaya ko, hindi ko gagawin! Dali na. Hindi ko alam yun, Brad. Daya. Madaya pa? Bra, okay ah. Ang dapat kanta nyo ay... Ano? Buttercup. Why do you build me a buttercup, baby? Just to let me down. Tananan. Words of all. Never come, baby, when you say you will. Tananan. But I love you still. Tananan. Oh, di ba gamang? Ganun dapat. Okay, yung ano... Langhap sarap, langhap sarap, langhap sarap, langhap sarap, langhap sarap, Jollibee! Ang tanga ko po, sorry po. Ano pa? Yun lang siguro. Wala na? Pahabol na lang. Ano? Sabihin ko lang sa kanya ulit, I love you. Kanta ka nalang ng When I Was Your Man. Ayun nga. Pang nag-break yun, bungol. Ha? Pang nag-break ba yun? Gusto din. Tsura mo. Ganto yan, oh. Ano ba yan? Same bed, but it feels just a little bit bigger now. A song on the radio, but it will sound the same. Our friends talk about it, all it does just tear me down. Galing ko, oh my God, I love myself. My heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Dumudugo na po. Ay, it's so bloody. Oh my God. Wag ba ulit po. Teka lang, pupunasan ko lang po. It's so bloody here. Ay. Papa Jack, walang wild confession, sabi ni Pinky. Ito na po, animal version, ano ba? Di ba kayo nakakontento?
Tama na po ang kantahan. Baka mawalan po ng karir si Daniel Padilla. Malayo mangyari. Idol ko po yun. Diba yung mga kinakanta niya? Kinakanta ko nga eh. Diba yung mga Grow Old With You? Diba? Anak ko talaga naman. Diba yung mga... You smile. Kilig-kilig dyan. Never yours, not smiling. Siyempre. Ano ba yan? Pangiti mo yung kangiti. Ano yung kabayo na yan? Kuya! Salamat na magtawag! Salamat din po. Bye-bye! Magpapabayad ka na para matagal sa logbook ng barangay! Okay? Opo. Sige na. Bye-bye. Bye-bye! Thank you. Thank you din mukha mo po. Bye-bye po. Eh, bye-bye! Sige po. Bye-bye. Yes, wala na siya. Papa Jack, ano tinira nyo? Hyper na hyper ka, Repa Pizza. Hindi, nagbabawi lang ko sila kasi last night, mga kaibigan, I was not on air. I wasn't around last night, but I was on air. Hindi, replay ka gabi. Ang gulo ko po. Meron po tayong wild confessions. Ha? Ano ang mga dahil-dahilan yan? Ano daw ba ang wild confessions? Ito po yung pag tumawag kayo at may ginawa kayong ka-etchosan, kwento nyo, and let's make pulot-pulot of the aral. If there's any, if there's none, well, you sleep earlier na lang. Tell me something naughty, funny, and wild, mga kaibigan. Tell me a detailed story. Diba? But the show is very strict, mga kaibigan. Ha? Very strict po yan. We are going to tolerate yung ibang identity on air, pero off air we should know who you really are. Ayun namin gumawa ng kwento tapos ka pareho ng ibang tao at may mag-away dahil sa kwento mo na hindi naman nila kwento, di ba? So gusto namin yung totoong pagkatao mo. So isa po yan sa mga safety precautions and we only reveal the yung other rules ng show pag kausap po na namin off air. Tell him something naughty, funny, and wild. Confess and promise not to do it again. Alright? It's Papa Jack's Wild Confessions up next. Tawag na. At ang kanta ko para sa kanya ay... The Fox. I won't give up. Yan. Maganda yan, ha? When I look into your one. Ganun. Hi. Uy! Abot nga ng ala ko. Tsaka yung pulutan. Yung rich yung baboy. Chico! When I look into